kamayan, paglalapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyung pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyung ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, hapon po Luzon, Visayas at Mindanao, maulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Marami po ang mga kababayan natin ang patuloy na inililikas para mailigtas sa kanilang mga sitwasyon sa mga panahong ito. Marami rin po yung mga kababayan nating stranded at nag-iintay pa ng iba't ibang biyahe na matuloy, lalo na po yung mga nasa port o nasa mga iba't ibang pantalan at nasa mga terminal na sana'y umaasa makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Ako po si Ryan Lau at ito po ang inyong programang El Pueblo Publico. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Siyempre, una sa lahat, happy birthday muna. Bumabati muna tayo ng happy happy birthday kay Justice Lily Biton ng Court of Appeals. Happy birthday po kay Justice Lily Biton ng Court of Appeals. Ano po ay maipagdiwang ninyo ang inyong kaarawan ng buong saya ngayong araw na ito. Doon sa mga kababayan nating nakatutok na, tayo ho ay sabayan din pong napapanood sa pamamagitan ng ating DWIC FB Facebook page. Live streaming ho yan at syempre nandun din ho tayo sa ating digital TV sa ICTV. 57 days before Christmas, binabayo pa ho tayo ng napakalakas ng ulan. Ngayong hapon po ito, susubukan ho natin pag-usapan dahil nasa series ho tayo ngayong October nung ating pong mga konseptong legal na tinatalakay. Mamaya ho ay kakausapin natin yung mga ilang makakatulong sa atin para magbigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa batas. Siyempre, isa ho dyan, pag-uusapan ho natin mamaya yung pong tinatawag na mga karapatan natin under the labor code o yung mga labor laws na tinatawag. At siyempre, may makakausap din po tayo mamaya na isang doktor din. Kaugnayan naman doon sa breast cancer kasi marami doon mga kababaihan na ngayon ang nakakaranas ng matinding hirap dahil dyan. Bago ang lahat, tayo po ay nagpapaabot din ng pakikiramay ang buong pamilya po ng DWIC at ng ating pong Aliw Broadcasting Corporation sa nakikiramay po tayo kay Miss Aida Gonzalez. Siyempre po ang ating pong pakikiramay at panalangin sa kanilang mahal sa buhay. Siyempre. Ayan, nawala. Ayan, siyempre. Anyway, mamaya ho ay kakausapin natin pagpanaw ng kanyang butihing ina. Yung nanay daw po ni Ma'am Aida Gonzalez ay pumanaw. Mamaya ho, siyempre, from time to time, makakarinig po tayo ng mga update kaugnay nga po ng bagyong paeng na nararanasan na ito'y namasyal ho yata sa maraming lalawigan sa buong bansa. At siyempre, as of now, doon sa verified information ng NDRRMC, meron hong 45 tayong mga kababayan ang sa kasamaang palad ho ay nasawi dahil sa bagyong paeng. Yun hong pag-uusapan natin, unang-una, syempre, yung pong sinasabi natin na mga update sa bagyo from time to time, nanatili lamang ho kayong nakatutok dito sa ating DWIC 882M station kasi importante, nalalaman ho natin ano ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalo't higit ngayon, syempre, marami tayong mga kababayan ng umaasa nga na makakapunta sa kanilang mga lalawigan, makakauwi ngayong paggunita ng araw ng mga
yung tinatawag nating undas o araw ng mga yumao nating mahal sa buhay. This is supposed to be the first time after 2 years po na tayo ay may kaluwagan sa undas. Pero ito ho yung sinasabi ng Pag-asa, maaaring mamayang gabi hanggang bukas pa ho o hanggang Monday pa nga, mananatili yung epekto nitong si Bagyong Paeng. Meron din ho mga lalawigan ang sa ngayon dito sa Metro Manila, signal number 3 ho tayo, kasama ho yung mga ibang areas pa sa Calabar Zone area. Yung lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas ay nasa signal number 3 din. Siyempre yung mga kababayan natin, ang patuloy ho nating panawagan hanggat maaari, kung kayo ho ay wala namang importanteng gagawin sa labas ng bahay, manatili na lamang po tayo. At katulad doon ng binabanggit natin kanina mga Kael Pueblo, ito pong ating series na pinag-uusapan ng mga legal na konsepto para naman tayo ay mabigyan ng iba yung kaalaman tungkol ho sa justice system dito sa ating bansa. Kaya meron hong inilunsad ang ating Korte Suprema na innovation program. Ito ho yung tinatawag nilang Supreme Court Innovation Program o yung Justice Innovations na tinatawag natin. Alamin nga ho natin yung kompletong detalye dahil mapalado tayo at kasama ho natin ngayong hapon sa ating programa si ang idol ho nating lahat, si Justice Midas Marquez ng Supreme Court, at alamin nga ho natin sa kanya mismo ano ho itong Supreme Court Strategic Plan for Judicial Innovation. Justice, magandang hapon po. Welcome po sa El Pueblo Publico, si Ryan Lau po ito. Ay, magandang hapon na Ryan. Magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, maraming salamat po, Justice. Kami po ay inyong pinaunlakan kahit na ngayon ay marami hong mga kababayan natin ang nakakaranas ng hagupit itong Bagyong Paeng. Justice, sa inyo na nga po manggaling para po maunawaan ng mga ating mga tagapakinig. Ano ho itong Strategic Innovations Program ng ating kataas-taasang hukuman? Ito pong strategic plan for judicial innovations, no, 2022 to 2027 is a 5-year plan, no, na kung saan meron tayong tatlong guiding principles diyan, ano, efficiency, innovation, and access, no. So that sa tatlong batayan na 'yon, no, or guiding principles na 'yon, makikita natin kaagad na ano ba ang plano ng ating kataas-taasang hukuman para sa buong justice system, judicial system natin, ano? Opo. So unang-una, efficiency, no? So padadaliin natin ang mga proseso, masisimplihin, pagagaanin para talagang mas maintindihan ng taong bayan yung mga nangangailangan ng serbisyo ng mga korte, mas madali nilang maintindihan, no? At mas mapapabilis na ang mga proseso, no? Opo. So yun ang efficiency. Innovation naman, alam naman natin ngayon, eh, talagang meron na tayong ano, no, yung tinatawag nating digital age na tayo. Correct. Ngayon. Opo, opo. Talagang sa pamamagitan ng mga computers, internet, di ba? Talagang yan ang trend natin ngayon, no? Talagang so dapat sabayan ng ating mga proseso, no? Kaya nagkaroon na rin tayo ng tinatawag nating video conferencing hearings, no? Correct. Opo, at the height of the pandemic, talagang sarado physically ang ating mga korte, pero nakapagtuloy tayo sa mga hearings through video conferencing, no? So tumuloy ang ano, ang mga hearings, sa palalakasin pa natin itong mga video conferencing hearings, at saka gagamit na tayo ng tinatawag ng artificial intelligence, no? Para talagang mapabilis ang ating mga proseso. So yan naman ang sa innovation, ano. Opo. Tapos yung pangatlong na guiding principle, yung tinatawag natin access. Ano ba yung access? O ito yung naaabot ang mga korte, ang husta, so yung mga nangangailangan ng ano, ng justisya, ng kaso, opo, o nangangailangan ng justisya, eh madali nilang maaabot ang ang korte, madali sila makakapag-file, no. So padadaliin natin ang mga proseso, no? Katulad ngayon, pwede na mag-file online, no? Correct. O kaya yung pagbabayad ng mga filing fees, pwede na rin online. Yung mga tinatawag natin mga electronic wallets, no? Doon na tayo dadaan. Hindi katulad dati na talagang pupunta ka doon mismo sa korte, tapos
ipapakomplete mo magkano ba yung filing fee, tapos magbabayad ka mismo ng cash dun sa korte. Mm-hmm. No? Ngayon, electronically, magagawa mo na yan na kahit pa saan ka. Alam mo, ang, so, yan po ang kagandahan, Justice, kasi ngayon, ang ating mga kababayan, tama ho kayo eh, napapansin yung pagiging active ng ating Supreme Court sa paglalapit po ng mga korte sa taong bayan. Kasi yan ho yung kailangan natin, yung access to justice. Ano po? No, talagang napakahalaga nun, ano? Kasi kung meron kang ang korte, mm-hmm. tapos eh, hindi naman maabot, eh, para saan pa yun, di ba? Correct, opo. Pero talagang dapat ipaabot natin ang mga korte mm-hmm. At madaling maabot to, makuha to, para mm-hmm. talagang namang makapagservisyo tayo sa taong bayan. Opo. Yung po kanina binabanggit nyo po, yung efficiency at yung pagdating sa digital innovation. Kasi lahat po ng mga kababayan natin, dyan na po patungo eh, sa paggamit po ng makabagong teknolohiya. Maliban po, Justice, doon sa pagbabayad ng mga kailangang kaukulang payments sa ating korte. Ano-ano hong mga uri ng mga kaso ang maaari nilang ma-access sa pamamagitan po ng ating mga digital platforms? Halos lahat ng hearings mm-hmm. pwedeng gawin yan online, ano? Mm-hmm. Alam mo nung at the height of the pandemic, nagbigay mm-hmm. tayo sa lahat ng korte, no? Mahigit 2,000 korte sa buong Pilipinas. Opo. Nagbigay tayo ng tinatawag nating Philippine Judiciary 365 mm-hmm. Platform. Mm-hmm. Yan ang ginagamit na platform para sa mga hearings, no? Mm-hmm. Diba, malimit natin marinig yung Zoom. Yung correct, opo. Marami mga platforms eh. Mm-hmm. Pero tayo, ang ginagamit natin yung Philippine Judiciary 365. No? Mm-hmm. Kasi may mga security features yon. Kaya mm-hmm. yun ang talagang pinamigay natin sa lahat ng korte. Mm-hmm. Ngayon, halimbawa, meron tayong tinatag na let's say, yung small claims procedure. Mm-hmm. Sa small claims procedure, bawal ang mga abogado doon. No? Correct. Opo, yung parties mismo ang dapat mag-uusap. Opo. Okay, nag-uusap. Mm-hmm. Nag-uusap ng judge yan. Mm-hmm. Eh, alam mo minsan kasi katulad din yun, na hindi ako maka-access doon sa Zoom. No? Kaya, opo. So yun kami, alam din namin na minsan mm-hmm. nahihirapan mag-access doon sa 365 yung mga litigants, no? Mm-hmm. Yung mga gustong... Correct. So, opo. Sa small claims procedure, kasi nga, ang mga litigant dyan, yung talagang mga medyo marginalized, no? Yung mga... Kababayan natin dyan. Mahihirap, opo. Pinapayagan natin na gumamit ng ibang platforms. Halimbawa, mm-hmm. Viber, mm-hmm. or Facebook Messenger, WhatsApp. Opo. Kasi kung yan ang naintindihan nila. So, yan ang kagandahan. Kasi yan, Justice, yung kadalasang ginagamit ng taong bayan sa social media. So yan din maa-access na nila ang korte sa pamamagitan po niyan. Oh, basta yung doon sa small claims procedure mm-hmm. lang. Oh, opo, small opo. Claims cases. Mm-hmm. Oh. Kasi actually, kaya natin nire-require yung 365 kasi mm-hmm. may mga security features tayo pinagay. No? Opo. Pero since ito, mga small claims cases lang naman to, mm-hmm. relatively mababa yung mga pinaglalabanan mm-hmm. dito, no? Correct, opo. So, singilan. Pumayag na tayo. Pumayag na tayo kahit mga mm-hmm. Facebook Messenger or WhatsApp or Viber, gano'n, no? Mm-hmm. Wag lang TikTok. Opo. Magandang development po yan, Justice, kasi syempre kung kasabi nyo nga po, doon sa mga small courts claim, yung mga paniningil ng utang o yung mga tinatawag na mga specific performance lamang, yung mga kababayan natin, hindi na nila kailangan, kasi lalo na sa probinsya, ang hirap pumunta dito sa Metro Manila. Kung yung mga ganyang usapan, pwede na palang ngayon ay sa digital platform na. Napakalaking tulong po yan. Opo. Ang isang magandang ehento dyan, Ryan. Halimbawa, meron tayong kababayan na mm-hmm. hindi nakapagbayad ng credit card. Correct, opo. So, halimbawa, hinablangayin mm-hmm. siya ng banko mm-hmm. dahil hindi na binabayaran yung kanyang credit card. Mm-hmm. No? So, kung halimbawa, yung ating kababayan, halimbawa, nasa Dumaguete. Mm-hmm. O, tapos, yung banko, halimbawa, nasa Cebu. Mm-hmm. No? Opo. So,
isipin mo, lilipad pa o magbabangka pa yun. Ang laki abala, justice, opo. Opo. Pero kung sa ano, kung online, kahit via Viber or Facebook Messenger, pwede na mag-hearing, hindi na siya aalis ang Dumaguete. Napakaganda ho nito, Justice, ano ho, kasi ito, ito siguro matatawag natin, landmark ito sa end ng Supreme Court na talagang ilapit ang korte sa taong bayan, ano ho? Talagang yun ang ano natin, yun talaga ang objective natin. Talaga mapalapit ang ating mga korte sa taong bayan. Opo. Justice, hopefully po meron tayo ng mas mahabang pagkakataon para matalakay ho natin yung content ng tinatawag ninyong yung strategic plan for innovation ng ating Supreme Court at ng mga korte sa ating bansa. Ano po? Alam mo, Ryan, napakarami activities under niyan. Under that strategic plan na for judicial innovations 2022 to 2027. Siguro kulang ang isang oras. Correct, opo. Matalakay natin lahat yan. Opo. Sa banda-banda ron, Justice, pero ito, malaking bagay ho ito na kami ho ay nalaman namin at nung mga tagapanood at tagapakinig natin na may ganitong klase. Kasi ito ho ay, alam nyo naman po, tayo mga Pilipino, talagang kailangan natin ng sapat na kaalaman, lalo na ho kapag hustisya ang pinag-uusapan. Tama ka, Ryan. Kaya naman kami dito sa tatas-tasang hukuman. Talagang pinipilit namin na pabilisin, padaliin ang mga proseso. At yun nga, no, na talagang lahat ng nangangailangan ng serbisyo ng mga ating korte ay maabot ang mga korte, no? Opo. Magkaroon sila ng access. Talagang gone are the days na, Justice, na yung ating Korte Suprema ay parang ang tingin ng taong bayan ay hindi malapitan ang korte, hindi makapag-access. Yung tinatawag ng gods of Padepaura. Mabuti na lang nandyan ho kayo ni Chief Justice Alex Sesmundo na ito, binababa na ang korte sa taong bayan. Ano, talagang, Justice? Opo. Talagang yan naman ang, ano, yan naman talaga ang sinasabi ni Chief Justice Sesmundo, no? Talagang na hindi totoo na meron tayong mga guts of Padre Paura. Opo. Opo. Justice, thank you for all of this that you do para sa ating mga kababayan po. Well, talagang 'yan naman ang aming ano, no? 'Yan naman ang aming sinumpaang tungkulin ng pamilya. Itinalaga sa kataas-taasang hukuman. Sa susunod po, Justice, sana mas mahabang pagkakataon at makapagkwentuhan po tayo, mahimay po natin itong strategic plan po for judicial innovations. Maraming salamat po, Justice Maydas Marquez. Maraming salamat din, Ryan. More power to you. Mabuhay po kayo. Mga Kalpueblo, yan po si Justice Maydas Marquez ng Supreme Court of the Philippines. Pagbabalik naman ho natin, kausapin ho natin ang isang legal na eksperto pagdating sa konstitusyon at pagdating po sa mga batas tungkol sa labor o paggawa. Pagbabalik ho natin yan. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan. Magbabalik ko ang El Pueblo Publico. Magandang hapon muna kay Kuya Roman Faustino, kay Jerry Cuenca, kay Rona Gambol, kay Sanchan Chanco, kay Gibo Erhino, kay Maha Esperida at kay Lalaine Opiana. Ang dami ho ng mga nakikinig sa atin. Wala lang ho tayo talagang oras para himayin yung magandang plano ng Supreme Court. Pero sa mga susunod pong Sabado, tayo ho yung makikipag-ugnayan kay Justice Maydas Marquez. Pambihirang pagkakataon ho yan na makakausap natin ang isang maestrado ng Korte Suprema para ilatag yung Judicial Innovation Program ng Supreme Court. Ngayon ho, may kausap po tayo, swerte ho tayo at nahiling natin na makakakwentuhan ngayong hapon. Isa hong mahusay na abogado sa konstitusyon at mahusay na abogado sa batas tungkol sa paggawa o sa labor. At syempre, isa rin hong edukador, si Attorney Cecilio Duca po ay kasama natin. Attorney, magandang hapon po at welcome po sa El Pueblo Publico. Magandang hapon, kasamang Ryan, at salamat sa pagkakataon na makasama ka at ang iyong mga tagapakinig sa maulang hapon na ito. Nako, opo nga po, napakaulan, pero kami naman ay nagpapasalamat dahil alam namin marami ho kami mapupulot sa inyo. Kayo ho ay ano rin, isang celebrity online attorney, ano ho, lalo na ho sa mga law students at sa mga nasa legal profession. Pero unang-una, attorney, nais naming itanong sa inyo kasi November na at tatlong kembot na lang
ay Pasko na at inaabangan ng marami nating mga kababayan nandiyan nakikinig sa atin, sila Kuya Donato Saraga at si Ate Merino Saraga. Iuusapin ho sa paggawa tungkol sa bonus at 13th month pay ng ating mga kababayan. Eh, marami ho nagtatanong, ano ho ba, Attorney Duca, ang kaibahan ng 13th month pay sa Christmas bonus? Ay, ganito po yan. Para sa kaalaman ng lahat, ang Christmas bonus po ay ayon doon sa generosity ng employer. Mm-hmm. So kung gusto niya magbigay, ay di magbibigay siya. Kung ayaw, walang batas na pumipilit sa kanya para ibigay ang Christmas bonus. Mm-hmm. Now, sa issue ng 13th month pay, iba po ito. Sapagkat meron na tayong batas dyan, yung Presidential Decree 851, kasama yung mga implementing rules, na as early as 1976, nire-require ho ng ating pamahalaan na ang mga employers ay magbigay ng 13th month pay na hindi lalagpas sa December 24, ang pinakahuling araw na pwedeng ibigay ito, taon-taon. Mm-hmm. Paano po ba ito kinocompute? Yung sweldo ng manggagawa sa loob ng 12 buwan, i-divide natin sa 12 at yung lalabas na resulta, yun ang kanyang 13th month pay. Mm-hmm. So kaya kung consistent yung kanyang income sa loob ng 12 buwan, eh parang isang buwan na lumalabas yung extra income. Kaya ang tawag po ay 13th month. Okay. Napakaganda ng paliwanag ni Attorney. Kung ikaw ay nagsimula magtrabaho ng January at continuous yung service mo hanggang December, ikaw ay eligible na makatanggap ng 13th month pay. Tama po ba yun, Attorney? At ano ko lang ho, linawin ko lang. Okay. Kahit po isang buwan lang nagtrabaho ayon sa batas, okay, eh makakatanggap pa rin siya ng 13th month pay kung nagtrabaho siya isang buwan sa loob ng isang taon. Kaya siyempre maliit kasi i-divide natin sa 12. Opo. Linawin ko lang din po, Attorney, na dito sa dalawang pinag-uusapan natin, unang-una pagdating sa labor, yung 13th month pay, sabi niyo po kanina, yan ay mandatory by law. At yung bonus ay out of, tama po ba, goodwill generosity. Or generosity? Opo. Oho, tama po yun. Opo. So hindi inuobliga ang employer na magbigay ng bonus, pero ang employer ay merong obligasyon na magbigay ng 13th month pay. Tama po, dahil yun po sinasabi ng ating batas, yung Presidential Decree 851. Importante, Attorney, ay mailatag natin, pasensyan ho kayo, ay dinirecho ko yung tanong eh. Pero ang importante ho, malaman muna natin, sino ho ang eligible na makatanggap ng 13th month pay? Lahat po ba ng uring manggagawa sa pamahalaan, sa gobyerno, sa private sector, ay kaugnay o sakop nitong batas na ito sa 13th month pay? Ayan po, ang napaka palaging tinatanong ng mga manggagawa. Unahin po natin, general rule, private sector employees lamang ang nakatatanggap po nito, hindi kasama ang mga manggagawa sa pamahalaan. Mm-hmm. Pangalawa, hindi po kasama dito yung mga manggagawa na hindi isinali doon sa Article 82 ng ating Labor Code. Sino po ba yun? Yung mga managers, yung mga supervisors, yung mga field personnel. Pero yung mga kasambahay po, sa ilalim ng Batas Kasambahay, Section 25, Republic Act 10361, ay nire-require na rin po na bayaran sila ng 13th month pay ayon sa computation ng Presidential Decree 851. So yung sweldo rin po nila sa 12 buwan divided by 12. Mandatory na po yun para sa mga kasambahay. So kailangan bigyan na rin yung mga kasambahay. Yung pong mga halimbawa po, Attorney, kasi marami sa atin, mga nakikinig sa atin, may mga ordinaryong manggagawa, hindi sila regular employees. Sila ay mga job order contract o yung mga contractual workers. Sila ho ba ay dapat makatanggap ng 13th month pay? Opo, kung ito po ay job order or contract of service sa gobyerno, marami po niya sa gobyerno, hindi po sila entitled doon. Mm-hmm. Pero kung sila ay mga contractual na empleyado sa pribadong sektor, wala pong sinasabi ang batas na hindi sila makakatanggap. Dapat bigyan din po sila ng kanilang karampatang 13th month pay kahit po contractual lamang sila. So meron din po pala. Ano po? Maganda ho yan. Kanina ko binabanggit ninyo, Attorney, yung 13th month pay ay hindi dapat ibigay more after December 24. Ano ho, sabi nyo ko kanina. Kailan ho dapat nagsisimulang magbigay ng 13th month pay ang isang employer? Normally po, binibigay ito sa December. Kaya lang po hindi dapat lumagpas sa December 24. Kasi nga naman, Pasko na kinabukasan. Correct. Paano po magagamit yung perang yun? Mm-hmm. At meron po doon sa implementing rules na pwede rin namang hatiin ng employer. Ibigay niya bago magbukas ang klase
na dati-rati June. Kaya so June, pwedeng ibigay ni employer yung kalahati, pero yun po ay ayon sa desisyon ng employer. Kaya lang hindi po talaga pwedeng lumagpas ng December 24 yung pagbibigay. So pwedeng kahit kailan, basta before December 24 para magamit ka naman ng ating kababayan. Opo. Tama po yan. Sa Lunes po, October 31 ay holiday. Ano ho? At syempre, November 1 holiday. Alam ko ho, meron din tayong tinatawag sa labor law na mga holiday pay. Paano ho ito? Ano po ang konseptong ito para madaling maintindihan ng ating mga kababayan nakikinig? Kung papasok ho ako ng araw ng Monday o Lunes at ng Tuesday, yan ho ay parehong holiday, magkano ang dapat kong tanggapin, attorney? Opo, ganito po yan. Kailangan nating maliwanagan na dalawa po ang uri ng holiday sa Pilipinas. Meron po tayong regular holiday, katulad noong January 1, December 25, 12 po ito. At pag may eleksyon, pan-13 yung araw ng eleksyon. At ito po ay nasa ilalim ng Article 94 ng Labor Code. Na pag hindi pumasok ang empleyado, babayaran po siya ng 100%. Dahil regular holiday. Meron naman po tayong special holiday na tinatawag nilang special non-working holiday. Correct. Opo. Ito po, ang katulad dito ay yung December 31 dahil diniklara ng Pangulo at yung, October 31 at saka yung November 1. Nakadeklara yan ayon sa batas. Ngayon po, ito ay special holidays lamang. Kapag ka ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang policy po natin ayon sa Korte Suprema ay no work, no pay. So hindi ka nagtrabaho, hindi ka babayaran. At yan ay illegal. Illegal po yun. Subalit kapag ka ang empleyado ay pumasok sa special non-working holiday, babayaran po siya ng kanyang sweldo 100% at dadagdagan po ito ng employer ayon sa batas, Article 93 ng Labor Code, ng 30% premium pay doon sa 8 oras. So 130% ang dapat niyang tanggapin sa araw na yun? Opo. Opo. Ayun po ang rule natin doon sa October 31, dahil diniklarang special holiday. Opo. At saka yung November 1, the special non-working holiday. Opo. Eh yung sa mga regular holiday po? Sa regular holiday po, pag hindi pumasok ang empleyado, bayad siya 100%. Pag pumasok naman siya, 200%. Doble po ang bayad. Kaya dyan po minsan nalilito ang mga manggagawa, pati na rin yung ibang mga employers, kasi hindi ma-distinguish ano yung regular holiday sa special non-working holiday. Pero para sa mga kababayan ho natin na nakikinig ngayon, mas paano ho namin maiintindihan, attorney, yung po bang mga pula sa kalendaryo natin, yan ang regular holiday. Tama po ba? Hindi po. Lahat po ng holidays nakapula. Ngayon, kung may time po tayo, enumerate ko sa inyo yung mga regular holidays natin. Sige po, attorney. Opo. Para sa January natin. Opo, gawin nating buong kalendaryo na po. January, January 1, yan po ay regular holiday. Pag hindi pumasok, bayad 100%. Pag pumasok, bayad 200%. Okay. February, wala po dahil yung EDSA Revolution, special non-working holiday po yan. Opo. Sa Marso po, maaaring ito yung Holy Week, na maaaring mang April na, ito po yung Monday, Thursday at Good Friday. Yan po ay dalawang regular holidays. Ngayon, pagdating po ng April, yung April 9, ito po ay araw ng kagitingan. Opo. Pagdating naman po ng Mayo, May 1, araw ng paggawa o Labor Day, ito naman po ay regular holiday din. Pagdating naman po ng Hunyo, meron po tayong regular holiday dyan, ito po yung araw ng Kasarinlan or Independence Day. Opo. Idadagdag po natin dito yung dalawang Muslim holidays na movable ayon sa kalendaryo ng mga kababayan nating Muslim. Opo. Ito po yung Idul Fitr at Idul Adha. Yan po ay mga regular holidays. Pagdating naman po ng Augusto, August 28 o last Sunday po ng August, ito po ay National Heroes Day. Pagdating naman po ng September, October, wala po tayong masyadong holiday dyan. Pagdating ho ng November 30, Bonifacio Day, yan po ay regular holiday. Opo, inaabangan pagdating naman po ng, pagdating naman po ng December, dalawa po ang regular holidays natin dito, yung Christmas Day at saka yung Rizal Day. Ito po ay December 30, kamatayan ni Jose Rizal. At sabi po ng Article 94, paragraph C ng ating Labor Code, kapag kayong araw ay diniklara para magkaroon ng eleksyon, ito rin po ay regular holiday. So yun po ang listahan na kumpleto ng mga regular holidays. So, yung hindi po napasama doon, kung papasok po ang empleyado, 100%. Pag hindi siya pumasok, pag pumasok siya, 200
Opo. Okay, doble po. Mm-hmm. Pag hindi siya pumasok, 100. Mm-hmm. Okay. Opo. Ngayon po, may isa pa ang komplikasyon nito. Opo. Minsan po, yung Good Friday o kaya Monday Thursday, natataon na April 9. Correct, yung araw na kagitingan. So, nagsasandwich yung holiday, attorney. Opo. Opo, natataon po na isang araw lang. April 9, mm-hmm. maaaring Good Friday or Monday Thursday. Mm-hmm. Katulad po ng 2020, Good mm-hmm. Friday yung April 9. Opo. So, ano po ang rule natin dyan? Pag ang empleyado po ay hindi pumasok, 200% ang tatanggapin niya kasi dalawa yung regular holidays. Holiday, opo, opo. Opo. Mm-hmm. Pag pumasok po siya, 300%. Hindi pwedeng sabihin ng employer na dalawa lang, dalawang araw lang kasi dalawang holiday lang. Ano? So nag-iiba yung rule pala. Kung pinapasok pag pumasok ka, po siya. Sa dalawang holiday, sandwich yung pasok mo, 300. 300 po yun. Then isang araw, dalawa po ang holiday mm-hmm. natin. Pag hindi pumasok ang empleyado, mm-hmm. well, 200% lamang. 100 for each holiday. Mm-hmm. Pero pag pumasok po siya, magiging 300%. Yan mm-hmm. po ang sabi ng Korte Suprema at ng Department of Labor. Opo. Maraming natutuwa sa inyo, attorney, yung mga taga Quirino Medical Memorial Medical Center, sila Grace Aurelia, nandiyan nakikinig, sila Delia Gulimlim, ang dami rin natutunan. Si Mayor Cristina Diaz po ng San Mateo Rizal, nakatutok din sa atin, at si Kuyang Ed Humalon. Napakaganda ho na mahimay natin ito, attorney, kasi syempre, yung, sabi nga natin, yung mga kababayan natin, hindi naman palagi nakakausap mm-hmm. ng abogado. Attorney, pahabol na lang po at ayaw natin masyadong mag-information overload. Tungkol lang ho dyan sa bonus na yan. Kung sakali hong hindi ibigay ng employer yung kanyang 13th month pay ng December, ng not more than December 24, pwede ho ba yon? Hindi po. Ganito po yan. Ang general rule, kailangan pong ibigay. Okay. Kaya lang po sabi ng ating mga batas at desisyon ng Korte Suprema, mm-hmm. kung si employer naman, binibigay niyang Christmas bonus ay katumbas na. Mm-hmm. O baka mahigit pa doon sa computed 13th month pay, hindi na po siya required na magbigay ng 13th month pay. Mm-hmm. So balit, hindi po ito lalagpas pa rin December 24. Ibibigay niya. Ngayon po, may mga exempted doon dito. Mm-hmm. Yung mga distressed employers, so ang tawag ng ating batas, mm-hmm. hihingi po sila ng permiso sa Secretary of Labor o kaya doon sa regional office mm-hmm. para Secretary o kaya Director, hindi muna kami magbibigay ngayon ng 13th month pay mm-hmm. kasi nalugi kami. So patutunayan nila ito sa Department of Labor na lugi sila mm-hmm. at pag binigyan sila ng permiso ng Department of Labor, ay maaari po na hindi sila makapagbigay mm-hmm. katulad po nung nangyari nung panahon ng COVID dahil marami talaga namang nalugi. At yan ay pinapayagan po naman. Opo. Pinapayagan naman po ng batas pero hindi po ito pwedeng gawin ng walang pahintulot mm-hmm. ng paggawa. At kailangan meron kang proof na yan ay talagang dumadaan ka sa matinding economical loss ng iyong kumpanya. Ano ho? Si Kuya Opo. Dexter Bautista, Attorney Duca, ay nandyan, at si Cairo. Huling-huli na lang po, Attorney, pahabol na lang po. Kanina sige pinag-uusapan po. Ho natin yung bonus dapat matanggap niya. Kung halimbawa, Mayo, May siya nag-resign sa trabaho niya at wala pa siya natatanggap na kalahati nung kanyang 13th month pay. Pwede pa ho ba siyang mabigyan ng 13th month pay at the end of the year kung siya ay umalis na sa trabaho nung Mayo? Pwede po. Kasi ang sabi po ng batas ng mga desisyon ng korte, mm-hmm. kapag ka ang isang empleyado ay nagtrabaho kahit isang buwan lamang sa loob mm-hmm. ng isang taon, opo. Ay meron po siyang pro-rata computation, sabi na nga natin kanina, mm-hmm. nung kanyang 13th month pay. So yung sweldo niya, sa loob ng panahon na nagtrabaho siya from January to May, mm-hmm. divided by 12, eh yun po ang kanyang 13th month pay. Mm-hmm. Pero maidagdag ko lang po, Sir Ryan, opo, hindi opo. Po natin isinasama sa computation yung mga bonuses. Mm-hmm. Yung mga absences, tinatanggal din po yan. Mm-hmm. Kapag kayong babae po ay nag-maternity leave, correct, doon okay. sa ilalim ng batas, eh hindi mm-hmm. po computed iyon. Mm-hmm. Unless meron po silang usapan o company policy or provision mm-hmm. sa collective bargaining agreement na isasama ito sa computation. Napakaganda ho talaga ng batas. Attorney, sa susunod nga ho, samahan niyo po kami dito kasi marami pang tanong, hindi lang ho namin maitanong lahat. Kasi ang sabi nila, importante yung malaman. Ito, may pahabol lang po. Huling-huli na lang po, attorney. Saan pwede ho magreklamo ang empleyado kung sakaling hindi siya mabigyan ng 13th month pay?
Pwede pong idulog ito sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment sa inyong lugar at sila po ang may otoridad na pagsabihan o parusahan o bigyan ng karampatang sanction ang mga employers na hindi sumusunod. Opo. Attorney Cecilio Duca, Dr. Duca, ang galing po, no? Kayo ho ay attorney na, kayo pa ay Doctor of Education pa at din pa ho kayo pala, no, attorney? Samahan niyo kami next time ng mas mahaba, attorney. Kami ho maraming natututunan sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na maipahayag natin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. At invite ko lang mo sila sa aking YouTube channel para yes, marami po silang matutunan. Opo. Ito po ay CD Duca Law YouTube channel. Opo. Mabuhay po kayo, Attorney Cecilio Duca. God bless po, our idol. Maraming salamat po sa inyong pagkakataon. Babalik pa po tayo, mga kalpueblo. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo, publiko. Si Jobert Loscano, si Maguay at si Mirina Balbao nakatutok din sa atin at si Francis Talatayod. Marami ho tayong natututunan, sabi nila. Eh, ngayong hapon din ho, may kasama rin ho tayong isang eksperto rin pero hindi ho sa batas, kundi naman sa medisina o isang doktor. Dahil ito hong pinag-uusapan natin kanina, may mga kababayan ho tayo, lalo na yung mga nanay at mga kababaihan, eh medyo iniindaho nila yung breast cancer. Marami ho tayong mga kababayan ngayon ang nakakaranas ng breast cancer. Kaya mapalad ho tayo dahil kasama ho natin mula sa Fatima University Medical Center, isang ekspertong totoo pagdating ho sa usaping ito. Makakasama ho natin ang isang general laparoscopic and breast surgeon ng FUMCA, isang fellow din po ng Philippine College of Surgeon, si Dr. Ralph Cabadu. Dr. Cabadu, magandang hapon po and welcome po sa El Pueblo Publico. Magandang hapon, Ryan, at maraming salamat po sa mga tagapakinig ng DWIZ El Pueblo Publico at sa inyong panyaya. Opo. Doc, una-una ho, tanong na namin ng diretso, saan ho ba nang gagaling o nakukuha ng isang babae yung breast cancer? At babae lang ho ba ang nagkakaroon ng breast cancer, Doc? Well, ang breast cancer po ay, ang definition po ng breast cancer, ito po yung di mapigilang paglaki o pagdami ng breast cells sa katawan ng tao na nagkaroon ng abnormal po na pagbabago o kaya yung tinatawag na mutation. Mm-hmm. So, pangkaraniwan po kasi, ang mga selyo lang ito ay napapalitan o na, regular po ito, systematic po yung ginagawa ng katawan natin sa pagpapalit nito. Mm-hmm. Ngunit kung ikaw ay nagkaroon ng cancer, ito ay nagugulo, napapalitan, at minsan dumadami ng doble o higit pa sa normal na cells natin. Mm-hmm. Ito ay maaaring magkaroon, ikaw ay maaaring magkaroon ng bukol o kaya cancer kapag ito yung nangyari. Sa pangalawang tanong naman po, kung babae lang po ba yung maaaring magkaroon ng breast cancer, well, pwede rin po magkaroon yung mga lalaki, pero karaniwan o madalas po ay sa mga babae nakikita ito, sa particular po sa mga 50 and above. Mm-hmm. Lang. Opo. So karamihan sa mga babaeng may edad 50 pataas. Ano ang explanation dyan, Doc? Bakit po yung mga kababaihang may edad 50 above ang karaniwang nagkakaroon ng breast cancer? Well, ito po ay marami pong pwedeng panggalingan po yung breast cancer or yung tinatawag na risk, no? Mm-hmm. Meron po yung mga exposures. Sometimes dala po ng aging po or yung sa edad, hindi po natin nababago yan, lalo na sa mga kababaihan. Mm-hmm. At saka yung tinatawag na hormonal effects, yung estrogen exposure sa kanilang banda. Mm-hmm. Kasi mas po na mataas po yung estrogen level nila kaysa sa mga kalalakihan. Yan ho ba ay maaari ding maidulot o maging cause yung kanyang lifestyle para magkaroon ng breast cancer ang isang babae? Yes po, risk po yung tinatawag po na risk. Mm-hmm. Ito po yung mga chance or bilang na magkaroon ng cancer yung babae. Mm-hmm. O kahit na silang tao. Pero hindi po ibig sabihin na may mga risk ka, absolute po or talagang magkakaroon ka. May mga tao naman po na walang risk pero nagkakaroon po sila ng cancer. So yung tinatawag po ng mga exposure sa paninigrilyo, obesity, mga ganon, pag-inom ng alak, mga
risk lang po ito na pwedeng mabago sa isang tao. Mm-hmm. So pero may mga risk din naman po na maaring mamana or yung nakukuha sa dugo o sa genetics. May ganun din po pala. So hindi lang ito doon sa lifestyle ng tao. Also be possible from the genes of the person. Doc, paano malalaman? No? Maraming hong nakikinig sa ating mga nanay ngayon. Nandiyan si Ana Lo Bautista. Maraming mga nakikinig sa ating mga kababaihan. Si Paul Magat, kasama yung kanyang may bahay, nakikinig sa atin. At itong si ano si Miss Myla, na may bahay ni Reynaldo Solueta. Birthday pa naman ng kanilang anak na si Prince Matthew Solueta. Paano ho malalaman ng isang babae na siya ay mayroong breast cancer? Mayan ho ba ay may symptoms? At kapag naramdaman nito, dapat ba siyang magkaroon na ng laboratory examination, Doc? Okay po. Salamat po sa tanong. Usually po, ang kadalasang symptoms po ng breast cancer ay bukol sa dibdib. Mm-hmm. Madalas po, yan po yung presentasyon, unang presentasyon. Pero minsan po, meron ding mga simptomas na bukol lang sa kilikili. Wala pong bukol sa dede. Mm-hmm. Ang simptomas po, pwede pong magkaroon ng bigla ang paglaki ng dede, mm-hmm, pamumula ng balat ng dede, or pag-iiba po ng anyo ng dede. Mm-hmm. Maaari din pong may lumabas na discharge o katas sa nipol. Mm-hmm. No? Maaari din pong magkaroon ng pagbabago sa utong o kaya yung nababaon po yung utong o kaya nalulubog. Mm-hmm. Yung iba po, maaring magsimula as infection and then kapag naggamot ka ng antibiotics, halimbawa hindi gumagaling, mm-hmm, so tapos may bukol, maaari pong i-consider natin na isang uri din po ng breast cancer yun. Mm. So dapat hindi mag-self-medication kung merong mga ganyang nararanasan yung ating mga kababaihan. Will you advise, Doc, na kinakailangan diretso magpatingin agad sa doktor? Yes po. Yun po yung pinakamagandang ano step doon. Mm-hmm. Magpasuri po sa pinakamalapit na doktor. Mm-hmm. Huwag po tayo magsi-self-medicate kasi minsan po huli na kapag nakita po ng mm-hmm mga doktor yun pala ay cancer na po, mm-hmm, yan mahirapan na po tayo maggamot. Mm-hmm. Doc, ito kadalasang tanong natin kasi may mga kababayan tayo na nakatutok sa atin, nanonood sa atin. May mga kamag-anak sila na pumanaw yung kanilang mga nanay, mahal sa buhay dahil sa breast cancer. Ito bang sakit na ito ay treatable sa panahong ito? At kung treatable po, ano-anong mga procedure o mga proseso ang dapat pagdaanan ng isang madedetect na mayroong breast CA? Opo, treatable po yung breast cancer, lalong-lalo na po kapag nakuha natin ito sa maagang estado. Mm-hmm. O mas lalo na po kapag maliliit po yung mga bukol. Pero mas mainam po kapag nag-i-screen, mm-hmm, yung mga pasyente natin o yung mga kababaihan. Mm-hmm. Mas maganda po kung mag-undergo sila ng screening. May mga screening procedures tayong pwedeng ipayo sa kanila or ipagawa, mm-hmm, para mas madaling malunasan o ma-detect po yung breast cancer. Mm. Ang kadalasang tanong, Doc, mahal po ba ang magpa-check up para sa breast cancer? Hindi naman po. Mura lang po yung, mm, lalong-lalo na po, marami pong mga ahensya ngayon na nagbibigay po mga iba't ibang uri ng screening. Mm-hmm. Very affordable po. Yung usually po, ang basic test is mammogram. Mm-hmm. Ito po ay nire-recommendan namin sa mga more than 45, mm-hmm, pataas na mga kababaihan. Mm-hmm. No, nire-recommendan rin po namin ito pagka kung kayo po ay may family history or personal history ng breast cancer sa maagang edad, mm-hmm, o yung mga may cancer sa sarili na maaring mataas yung risk para magkaroon ng breast cancer. Mm-hmm. Maliban po sa mammogram, pwede rin po tayo mag-request ng ultrasound, breast ultrasound. Ito naman po sa mga para sa mga kababaihan po na medyo mga bata-bata, mm-hmm, and 40 years old. Yun po yung pwedeng i-request sa kanila, yung breast ultrasound. Alam nyo, Doc, maganda yung binabanggit ninyo, no? Kasi kadalasan tayo, meron tayong konsepto na ayaw natin magpagamot kapag may nararamdaman tayo. Pero ngayon, sinasabi nyo sa amin, once meron kang maramdaman na symptoms, huwag kang mag-atubili, ipacheck mo na kaysa huli na. Kasi kadalasan yung cancer, medyo huli na nalalaman ng mga kababayan natin, Doc. Tama po ba?
Tama po yun, tama po. Mm. Opo. Doc, kung sakali po nandito nang ikinig sa atin si Sir Emmanuel Macose, si Ma'am Nelia Cabadu, kung sakali ho may mga kababayan tayo nang ikinig at nais nila kayong puntahan o magpatingin sa inyo, saan ho nila kayo pwedeng ma-contact? Meron po akong clinic sa Fatima University Medical Center Antipolo tuwing Biyernes. Mm-hmm. Kung kailangan po nila akong kontakin, pwede naman po nila akong i-message sa numerong 0916-169-609. Mm-hmm. O kaya pwede po silang dumalaw sa OPD clinic, fourth floor ng Fatima Antipolo. Mm-hmm. O kaya pwede rin po silang mag-download ng FUMC Antipolo, FUMC Health Plus mobile application po. Free registration lang po ito. Both available po sa iOS and then sa Android smartphones po. Correct, opo. At sabi nyo nga ho, treatable naman yung breast cancer hanggat maaari ayaw nating may mga nanay napapanaw dahil sa ganyang uri ng karamdaman. Kung kaya hong magamot, we can detect it at the earliest opportunity. Mas maganda ho. Dok, ano po? Tama po. Doc Ralph, maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon at sa lahat po ng mga kasamahan po ninyo dyan sa Fatima University Medical Center. Sa inyo pong lahat, kay Miss May, kay Ma'am Lou at kay Doc Vic Santos, maraming salamat po at mabuhay po kayo, Doc. Maraming salamat po, Sir Ryan. Maraming salamat sa pagkakataon na may ibahagi namin ang aming kaalaman. Mm-hmm. At kung meron po kaming may tulong, punta lang po kayo sa aming hospital. Mm-hmm. Malugod namin po kayong pagsisilbihan. Oo, importante ho yan. Siguro, Doc, one of these days, pag-usapan natin how can El Pueblo and your hospital can form partnership para makapagbigay tayo ng tulong medical sa mga kababayan, lalo ngayong Pasko. Kasi marami tayong mga kababayan na takot pumunta sa ospital, Doc, eh, kasi unang-una iniisip gastos. Unang-una iniisip nila mahirap ang buhay. Pero alam naman ho natin kayo ay willing and able to always help our people, Doc. Yes po. Sana po magkaroon po tayo ng tie-up or programa po para po magkaroon tayo ng streaming sa mga individual, lalo yes, na po sa area po na po. Importante ho yan, opo. Dr. Ralph Cabadu, maraming salamat po at mabuhay po kayong muli. Thank you very much po. Yan po mga kaibigan, mula po sa Fatima University Medical Center, si Dr. Ralph Cabadu, isa hong eksperto. Nakakalungkot ho na may mga kababayan tayong hindi nabibigyan ng atensyon at nagkakaroon ng matinding sakit dahil dyan sa breast cancer pero hindi nabibigyan ng any medical attention. Pinalalakas ang bayan, itinataguyod ang pamahalaan, El Pueblo Publico. Si Ate Ching pala nandyan, nakatutok din at nanonood sa atin. Si Ma'am Gina Manansala Luna nandyan din po. Si Ma'am Pilar Villanueva, magandang hapon po sa inyo. Kay nakikinig din sa atin si Ma'am May na nakatutok sa atin. Si Kagawad Edward Abatay nandiyan pala. Si Yeba Gale, sabi niya totoo pong namamana itong breast cancer kasi dalawa ko pong tiyahin namatay sa breast cancer. Totoo nga daw po, meron daw po palang factor na genetic maaring maidulot sa'yo or pwede ring lifestyle. Hanggat maaari, makapagpa-check up po tayo mga kababayan. Nandyan din, nakatutok sa atin. Batiin lang ho natin bago tayo tuluyang magpaalam. Baka magtampo sa atin. Si Matrosinio September, nakatutok sa atin. Si Jobert Loscano, si Analo, nakatutok din sa atin. Si Lerma Taduran, si Ma'am Lerma, nandyan po pala, nakatutok sa atin. Si Fe Bangud, magandang hapon po. Nanonood daw siya mula sa Sentro Santo Tomas, Isabela. Ingat ho kayo dyan dahil itong bagyong paeng. Mukhang namasyal mula Mindanao, Visayas at Luzon, talagang sinuyod yata ang buong Philippine archipelago ng bagyong paeng. Yung mga paeng talaga ay malalakas eh, no? Si Agnes Cabadu, nakikinig siya, nanonood sa atin. Si Mary's Angel Polenio, nandyan, nakatutok sa atin. Watching daw from Hong Kong. Nasa Hong Kong pala si Mary. Si Delia Gulimlim, nakatutok po sa atin. Oy, happy birthday pala kay Miss Dorothy Escudero. Magandang hapon po sa inyo. Si Sunshine Chanko, si Rona Gambol, si Jinky Villa,
at si Johan Guevara from QMMC. Magandang hapon po sa inyo. Si Lalaine Opiana, si Corazon Alawigan, nandyan po at nakatutok sa atin. Grabe po itong Sabado na to. Napakalakas ng ulan pero awa ng Diyos, meron tayong mga mahuhusay na nakausap at nagbigay sa atin ng mga importanteng kaalaman muli sa isang Sabadong ito. Paano mga ka-El Pueblo, mukhang tayo ay uulanin pa hanggang Lunes. Ang panalangin ho natin ay makapunta tayo sa puntod o sa mga labi ng ating mga mahal sa buhay, makapag-alay ng kandila at panalangin nang hindi nababasa ng ulan. Ingat-ingat pa rin ho tayo dahil sabi ng Pag-asa, maaaring hanggang sa Lunes pa o lumabas ng PAR, o Philippine Area of Responsibility, ang bagyo. Salamat kala June Aguba, kay Ariam Sancho, kay Angelo Baño and Kim Gomez. Kasalamat din kay Jessa Barameda at kay James De Jesus. Antabayanan niyo po si Ate Celie Ortega Bueno sa kanyang programang Usapang Senado pagkatapos po ng ating programa. Siyempre, ingat-ingat pa rin po tayo at samahan po natin ang panalangin na sana't po ay tayo'y gabayan at itawid sa isa na namang pagsubok na ito ng bagyo sa ating kasaysayan sa Pilipinas. Ang dalangin po natin ay huwag nang madagdagan yung 45 casualty na naitala ng NDRRMC dahil sa bagyong Paeng. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa atin. Hanggang sa susunod pong Sabado, salamat po sa aking may bahay, kay Enza, kay Ina, kay Gael at kay Kayus. At syempre, salamat po sa ating chairman, kay Chairman Edgar Cabangon, sa patuloy na pagtitiwala. Hanggang sa susunod pong Sabado, ako po si Ryan Lau at ito, ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusap. El Pueblo Publico.